nung nag-declare yung doktor na magano ko, mag-dialysis. Pangit talaga yung ano ko, yung parang pangit yung narinig ko, hindi ko talaga inaano yung narinig ko, kaya yung kwan ko, yung uric acid mataas, tapos yung kabilang kidney, yung sa kaliwang kidney ko manipis na daw, tapos lumiit, marumi na daw yung dugo ko, kaya kailangan na mag-dialysis para hindi daw mahirapan yung kidney ko sa paglinis ng dugo ko, kaya ganun, nirekomenda talaga niya ako na ano, na mag-dialysis. Noon, malakas pa ako, pero nung nagkalauna na, nagtataka na lang ako kasi ito, nung hindi pa ako uminom ng synthetic medicine na to, wala akong, yung parang malambot ba? Tapos binigyan niya ako ng synthetic medicine na yung sa high blood, bigla na lang lumambot yung pa ako, ganyan, tapos pinalitan. Tapos hindi na ako makatulog, nagtataka na ako, para na akong, bakit tatlong araw o dalawang araw, hindi na ako nakakatulog, pinalitan. Doon hindi ako nakakalakad, masakit talaga, pati pag maniobra ng ganyan, hindi pwedeng galawin. Ito, hindi pwede magalaw to. Nung nag-cleansing pa lang ako, mayroon na talang pagbabago, kaya sinabi ko talaga sa mama ko na, mama, malaki talaga yung pagbabago. Nang una doon sa gamot, yung sa high blood, yung sa high blood ba? Uminom ako noon. Ganun din. Yung dugo ko, paangat-angat. Minsan mataas, minsan. Ngayon, mula nung nag-cleansing ako, magnesium. Magnesium lang yung tinatak dito sa ilalim ng dila ko. Wala na, hindi na ako umiinom ng synthetic medicine. Yun lang inaano ko. Bakit ako magiinom sa synthetic medicine na yan, papatenlin pala ako niyan. Kaya sabi ko, maganda pala talaga itong Doc Alternative na to. Kasi hindi na synthetic, hindi na kuminom ng lason. Nakakatayo na, may lakas na itong dito sa ano ko, sa tuhod. Tapos dito nawala na yung sakit. Nakakalakad na rin. Medyo paika-ika lang ng konti dahil meron pang maga. Hindi naman masyadong maga, tapos medyo ano lang. Pero iniisip ko talaga parang ano, malapit na talaga makakalakad ako ng maayos. Na yung pwede nang tumakbo. Ramdam ko talaga na mayroon talagang pagbabago. Unang-una, hindi na nangiinom ng synthetic medicine. Tsaka mayroon talagang pagbabago. Wala naman yung sakit. Hindi na rin masakit na yung may mga kumikirot. Wala, nawala rin. So ngayon, ang naramdaman ko, wala ang kumikirot. Kaya malaki talaga yung pagbabago. Iba talaga yung mga nakukuha ko na mga aral dito sa Doc Alternativo.